Layunin ng programang ito na maturuan at matulungan ang ating mga kababayan na mamulat, matuto at magkaroon ng mga tamang kaalaman sa pagmamasahe, wasto at ligtas na paghilot sa mga apektadong bahagi sa katawan ng isang tao. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa mga nanguna at bumuo ng programang ito. Dahil kung wala sila, ay wala din ito. Ito po ay isa pangunguna at kagandahang loob ng mga sumusunod. Honorable Governor Helen Tan, Honorable Mayor Webster Letargo, Mayor Justin E. Letargo, Honorable Senator Alan N. Pea Cayetano, MSWDO, at sa ating trainer na si Ma'am Cherry Iya, at sa lahat ng bumubuo ng programa na hindi nabanggit. God bless po sa inyong lahat. Bukod po sa pagmamasahe at paghilot, tinuturuan din po sila ng tamang paraan kung paano ang pagkuha ng presyon. Ang mga dumalupong nagsasanay ay sila rin po yung ginagamit sa pagdidemo. Sila rin po yung tumatayong pasyente at sila rin po yung gumaganap sa pagsasagawa ng paghihilot, pagmamasahi at pagpupresyon. Kung minsan po naman, nag-iimbita po sila ng mga kamag-anak, asawa o sino man na kaibigan nila upang gumanap sa programang ito.
minsan po naman ay may mga dumarating ditong panauhin o bisita o mga kapitbahay, at sila po ay voluntaryong nagpapahilot o nagpapamasahe. At ang atin naman pong mga volunteer ay sila ay pinaglilingkuran po ng libre. Yung anak ko naman talaga ang naka-assign doon sa isang, may katuwang siyang isang staff. Habang naka-alalay po ang trainer. At makikita po natin na dito ay matyagang nakabantay at nagtuturo ang ating trainer. Tinuturoan po sila kung paano ang tamang pag-handle, kung paano ang tamang paghilot o paghawak sa mga bahaging apektado sa katawan ng isang tao. Ayan, hindi lang po paghihilot o pagmamassage ang itinuturo dito. Ang tawag po dito ay bintusa. Yung kinagis ng kong pagbibintusa ay hindi katulad nito. Higit po itong advance at masasabi kong mas accurate po talaga ito. Yung pagbibintusa nung araw na naranasan ko, once na kumapit na po yung baso sa likod ng pasyente, ito po ay naka-steady lang sa isang pwesto sa likod ng binibintusaan. Pero dito po ay hindi po. Nag-move po yung baso. Tinuturoan po sila kung paano ang tamang pagsasagawa ng pagbibintusa. Ayan, maingat po siyang inaalalayan ng trainer. Tinuturoan sila kung paano po ang tamang pag-handle nito. Yung makikita po natin mga kapatid, mga kaibigan, na yung gumagawa ng pagbibintusa, yung tinuturuan ay itinuturo din sa kanya ng trainer ang tamang pag-usat ng baso. Tinutulak po ng kamay niya yan upang sa ganun po yung lahat ng bahagi ng likod na apektado ng masakit, kung masakit man po, ay mahigop ng baso yung lamig o yung sakit na naramdaman po nila ay malunasan. Ito naman po yung pagmamassage o pagmamasahe sa bahaging ulo ng pasyente o ng taong nagpapamasahe.